Totoo nga ba talagang nasa bansana ng mga Hapon ang sentro ng boxing dito sa Asia? At halos lahat na ng ating mga pambato ay gustong dumayo't lumahok sa kanilang patimpalak. Japan na ba ang kasagutan sa mga boxer natin na hindi nabibigyan ng mataas na atensyon dito sa ating bansa? Sino-sinong Pinoy boxer pa ba ang ating masisilayang sumampa sa Japan stage? Matapos maunang dumayo kamakailan lang ni Berhel Vitor. Dave Apolinario. Jake Amparo. Lito Dante. At marami pang Pinoy boxer. Ngayon ay si Cuadro Alas naman ang naatasang ibandera ang ating lahing Pilipino at susunod na magpapayanig sa bansang Japan. Kasama niyang magpapakitang gilas ngayong Oktubre, ang ilang pa nating magigiting na mandirigma sa iba't ibang dibisyon, nahahalili at magsisilbing undercard sa debut battle ng Angas ng Pinas, Gianriel Casimero sa Japan. Unahin natin dyan ang matikas sa flyweight division, Vince Asuncion Paras ng General Santos City, pangalawang sabak sa Japan, kaya't kapanapanabik ang kanyang pagbabalik aksyon sa harap ng mga Hapon. May pro record na 19 wins, 2 defeat, 1 draw and 15 knockouts. Bagamat may talo ay hindi pa naman ito napapatulog sa lona sa kanyang buong karera. Ang kanyang dalawang talo ay nakuha niya sa pagtangkang maging ganap na kampyon noong taong 2018 para sana sa IBF World Minimum Title kontra sa Hapon na si Hiroto Kyoguchi. Si Hiroto Kyoguchi ang ngayon kapapanalo lang kontra sa ating kababayan na si German Mama by a third round knockout. Natalo naman si Para sa title fight na iyon kontra Kyoguchi by a 12 round unanimous decision. At muling nagtangka sa kaparehas na taon kontra sa tubong Sambuanga del Norte na si Jonathan Takuning para sa WBC International Light Flyweight title. Subalit natalo ulit by a 12 round unanimous decision. Ang lakas ng mga suntok! Tapo, oh my God! Bago dumayo ulit papuntang Japan, nakabiktima pa itong si Vince Paras ng isang Japanese fighter noong Mayo sa Okada, Manila na undercard sa Casimero Ngitumba fight na tinalo niya sa puntusan itong si Ayumu Hanada by a 8 round unanimous decision. Ang itatapat kay Vince Paras sa kanyang ikalawang pagdayo sa Japan, ang batang Japanese knockout artist at former world title challenger na si Kai Ishizawa. May professional record itong Hapon na 11 wins, 2 defeats at 10 wins by knockout. At kapapanalo lang nitong Hunyo sa isang impresibong knockout win kontra sa ating kababayan na si Jaycever Abside na tinapos ng Hapon sa loob lamang ng fifth round. Kasama din sa lineup na ito ang kaliweteng nagmula pa Jensen at bagong prospect natin sa bantamweight division na si RB The Crusher Deniega. Wow, good shot. May undefeated record na 9 wins, 6 victories coming by way of knockout. Nagtala ng 4 na sunod-sunod na early stoppage sa kanyang huling laban. Ang kanyang makakatapat sa unang labas ng bansa, Saul Davis Sanchez. May professional ring record na 19 wins, 2 defeat, 12 wins by knockout. Pinahirapan at pinadapa niya lang naman sa lona ang malaking banta sa kanyang dadaanan na kilala bilang may mataas na knockout ratio at knockout artist Venezuelan fighter na si Franklin Gonzalez
by a 6-round knockout. Gonzalez and Sanchez seize the ball. Down he goes again. And it is all over! Sunod ang isa pa nating pambato sa bantamweight division. Ang tubong polomolok at binansagang sniper na si Froilan Saludar. Muling lalaban si Saludar at ipapakita na hindi pa siya tapos sa kanyang nasimulan. Bigumang makuha ang panalo nitong nakarang Hulyo kontra sa tinaguriang Japanese slayer ng Mexico na si Luis Neri by a second round technical knockout. Y ahora de nueva cuenta la Pantera. Ahí está llevándolo contra la unión de las cuerdas. Certero en sus impactos. Matapos matalo ay bumagsak ang kanyang professional ring record na 33 wins, 7 losses, 1 bout even and 23 knockouts. Ang kanyang makakalaban, ang native Japanese fighter at dating nakalaban ni Yukinori Ogoni, at ang tumalo din kay Froilan Saludar na si Takuma Inoue. Keita Korihara, may ring record na 17 wins, 7 losses, 1 draw and 15 by knockouts. Nagtala ng impressive knockout victory nitong buwan lang ng Marso kontra sa kanyang kababayang Hapon na si Kai Chiba by a second round technical knockout. Ang panghuli bago kay Cuadro Alas, ang Santino ng Aroroy Masbate, Gio Santissima ng Featherweight Division, na hindi naman na bago sa paglaban sa Japan. Tatlong beses nang sumagupa ng Hapon. Unang dayo sa Japan nakapagtala agad ng TKO victory kontra sa veteranong Hapon at dating tinalo ni Oscar Valdez na si Hiroshige Osawa. Nice body. Gandang do. Subalit natalo naman si Santissima sa batang prospect at dating tumalo kay Pete Apolinar na si Hayato Shutsimi by a 12-round unanimous decision. Sa ngayon ay may kasalukuyang kartada si Gio Santissima na 22 wins, 6 defeats, 19 victories coming by way of knockout. Ang itatapat kay Santino, ang kaliweteng Hapon na si Kenji Fujita, may kartadang 4 wins, 3 knockouts. Baguhan man itong Hapon sa pro boxing, hindi naman ito magiging madali para kay Gio. Sapagkat tatlong Pinoy na ang nabiktima nito, mula kay Justin Tesoro, Ronnie Campos, at ang huli nitong Hunyo laban kay Daniel Nicolas by a second round technical knockout.